All right, Romans chapter 8, please. Let me request everyone to please open your Bible in the book of Romans chapter 8 po tayo. Romans chapter 8. Okay, so ito pong chapter na ito, Romans chapter 8, napakayaman po ng laman po nito. Sabi ko nga, yun ang na-appreciate ko ngayon sa bawat preachings na ibinibigay ng Panginoon sa akin, sa bawat mensahe, pagka binabasa ko po yung text, yung pong pinaka-passage, eh talagang yung pag-remind ba ng banal na spirito patungkol doon sa laman po ng passage, mga kapatid. Like for example, ito pong Romans chapter 8, makikita nyo po rito yung blessing po ng tinatawag nating assurance ng ating salvation. Di ba? Yung adoption sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Di po ba? So, tapos ito po yung mga advantages na meron po tayo. So, kapag tinignan nyo po, pagka inaral nyo po ang Romans chapter 8, doon pala mararamdaman nyo na yung yaman. Amen. Ang laman ito about the assurance of salvation. Di ba? Ang sabi po mga kapatid, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the Spirit. Diba? Doon sa verse number 14, yung adoption sa pamagitan ng Espiritu. Diba ba? Yung our adoption, our assurance, our adoption. Ang sabi po, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Okay? For ye have not received the Spirit of bondage again to fear, but the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Tapos, chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Na talagang ang advantage natin, pag Kristiyano ka, pagka nasa kalooban ka ng Diyos, walang tsamba sa buhay mo, walang aksidente sa buhay mo, lahat yan, mayroong magandang nais na isakatuparan at ipagkaloob ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen? Napakayaman ito. At yung po magiging text po natin, sa verse 31, hanggang sa huling talata po, yan po'y bahagi pa rin po ng advantage of the same. Ano po? Yung ating pong mga masasabi po nating kalamangan sa kalagayan po na tayo po ay mga Kristiyano. So, ngayong gabi, ikasapo natin ang ating puso at iparamdam natin sa Diyos na lagi tayong excited na makinig ng ating salita. Amen? The message that I would like to give ngayong sandaling ito, pinamagatan ko pong standing firm for God. Amen. Standing firm for God. Amen. Yung tumayo tayo na may katatagan sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, may mga human tendencies po. Pero mamaya po, sa ating magiging pagpapatuloy, nice ko po na hamunin tayo ng Panginoon. Basahin muna po natin ang ating teksto. Romans chapter 8, verse 31. Hanggang sa mga sumusunod na talata. Alright? Ganito po ang sabi ng Bible. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. And in verse number 37, nay, in all these things, we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen? Amen. Again, the title of the Lord's message tonight, Standing Firm for God. Amen. Let us pray. Lord, Ikaw po'y pinapupurihan at pinasasalamatan po namin ngayong gabi ito. Aming Ama, aming dakilang Diyos, muli po ang aming mga puso ay nag-uumapaw sa kagalakan na sa muling pagkakataon kami makakapakinig ng iyong salita. Lord, we thank you
for this opportunity once again to study your holy word. I pray, O Father, that you will empower me as I preach your message to your beloved people. Encourage them, O God, and please enlighten our minds and our hearts, O God. Thank you so much, and may we commit everything in your powerful hand. Nawa, dakilang Diyos, ikaw ang mapanakila sa aming gitna. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Okay, be seated please. Upo na po tayo. Well, sa ating pong mensahe na pagtintig na may katatagan sa Panginoon, again, sinabi ko po sa inyo, ho, na kung titignan po natin the whole chapter, napakalaking blessing na ipinapakita po ng mga Kristiyano ay may katiyakan. Amen? Na ang ating kaligtasan po ay tiyak, mga kapatid. Wala nang paghatol sa sino mang na kay Kristo. At napakalaking blessing na makita natin sa chapter na ito na tayo po'y kinugkop ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu. Mga kapatid, malaking blessing para sa atin na tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Amen. Yung adoption sa pamagitan ng Espiritu, yan po ay malaking blessing. At ang ating pong bibigyang pansin ngayon, yung advantage natin na bilang mga ligtas, bilang mga mananampalataya, tayo po ay nasa banig ng Panginoon. At ang dapat, mga kapatid, panghawakan natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Now, sa akin pong mga karanasan bilang Kristiyano, isang bagay po na hindi natin mapapasubalian, eh marami pong laban. Diba? There are many struggles, battles, sa buhay po ng isang mananampalataya. At alam niyo mga kapatid, nakikita ko po na napakalaking blessing na tayo po'y mahabon sa mga tao ng Biblia na kung saan sa kanilang naging pagtayo sa Panginoon, sa kanilang naging paninindigan, hahangaan po natin siya. Mga kapatid, like for example, kung matatandaan niyo po si Elijah, na doon sa katayuan po na medyo nakatago na po ang mga propetang tunay, at namamayagpag po ang mga propeta ni Baal. Yun po yung pagkakataon, yun po yung panahon na meron pong Elijah na tumayo para sa Panginoon. Pinanindigan niya ang kanyang Diyos upang patunayan na siya ay may Diyos na buhay. Mga kapatid, yung po more than 400 prophets of Baal, ano po nangyari? Natalo po ni Elijah. Why? Because Elijah stood for God. So the Lord stood up for him. So dahil tinayuan niya ang Panginoon, pinanindigan niya ang Panginoon, eh pinanindigan din po siya ng Panginoon. Maalala po natin si Daniel, kung paano rin po siya nanindigan, tumintig at tumayo ng may katatagan para sa Panginoon. Na kung saan inoperan po siya ng napagandang offer, pero siya po ay matibay na tumayo sa kung ano ang alam po niya na dapat niyang tayuan sa kanyang Panginoon. Daniel purpose in his heart that he would not defile himself in the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. At doon po sa kanyang naging pagtayo, siya po'y tinayuan ng Panginoon. Amen? Napatunayang matuwid ang kanyang naging paninindigan. Napatunayang tama yung kanyang naging kapasyahan. Bakit? Tumayo si Daniel sa Panginoon, tinayuan siya ng Panginoon. Amen. Sa Daniel chapter 3, makikita niyo po na yung 3 ang Hebrews, tumayo para sa Panginoon. Ito po naman yung tungkol sa decree na ang dapat lahat ay magpapatira pa doon sa golden image na ginawa. Pag narinig na po ang mga musical instrument, yun po ang senyas, yun po ang hudyat na kung saan orasyon na, na lahat po sila ay magpapatira pa doon po sa golden image. Pero si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi po sila nagpatira pa, hindi po sila lumuhod, nakarating po ito sa king, at dahil dito, nagalit ang king, kinonfronta po sila, the king confronted them, and gave them another opportunity, but, itong tatlong ito'y matatag na tumayo sa kung ano ang kanilang panig para sa Diyos. Ang sabi po nila sa chapter 3, "We are not careful to answer thee in this matter, O King. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from that burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. But if not," yung matinding paninindigan po yan, huh?
Matitimpag tayo sa Diyos yan. Sana po, habang sinasabi ko sa inyo ito, nag-iisip na rin kayo. Kayo ba? Ano na ba ang tinatayuan nyo para sa Diyos? Diba? Kung pag-aaralan natin ang buhay natin bilang mananampalataya, how can we expect God to stand for us if we're not standing for Him? Paano ko po asahan tatayuan ako ng Diyos kung wala naman akong paninindigan sa Kanya? Kung wala naman po akong pagtayo sa kung ano ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So ito pong si Shadrach, Meshach, and Abednego, they stood up for God, and then makikita po natin ayon sa storya na kung saan marahil sila po kung pwedeng magsisihan dahil sa kanilang naging pagtayo na kaisang puso sila, hayan, ipinatapon po sila. At maliwanag naman po mga kapatid na nasa bibig pa lang po nung burning bare furnace, eh tinupok na po yung mga nagdala at magtatapon sa kanila. Pero sila pong mismo naitapon. Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, nung sila po'y silipin at tingnan mula doon sa kanila kilalalagyan. Nagtaka pa po sila, hindi ba tatlo lang ang ipinihulog at itinapon natin? Pero bakit natin, nakikita natin na parang ang saya-saya pa nila doon sa apoy, ano? Naapat sila. Bakit? Sapagkat yung Diyos na tinayuan nila, tinayuan din po sila. Amen? Mga kapatid, ito ang namimiss ng ibang mga Kristiyan. Diba? Pagka nanindigan ka para sa Diyos, paninindigan ka ng Diyos. Pagka ipinaglaban mo ang Diyos, lalo kang ipaglalaban ng Panginoon. Lalo namang ang Diyos ipaglalaban kanya. Kahit anong problema na daanan mo, as long na ikaw ay titindig sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano man ang problema na daanan mo, ano man ang apoy na napagdalan sa'yo, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, ni usok, hindi sila nang apoy. Just try to imagine, yung magtatapon eh, hindi nga itinapon, nasa bibig pa lang, tupok na ng apoy, tapos sila na itapon mismo, doon sa actual, na burn and pari burnish. Ang sabi ng Biblia, ni hindi man lang ng apoy puso. Amen. 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 Tinayuan sila ng Panginoon. Amen. At ngayon po yung teksto natin, si Apostol Pablo. Napakaraming kapahayagan sa pananakasulatan kung paano si Apostol Pablo ay matatag na tumayo para sa Diyos. In spite of the many persecutions, in spite of the many pressures na nararanasan po niya habang siya'y naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi siya bumitaw, hindi siya bumigay, tumayo siya para sa Panginoon at siya'y tinayuan ng Panginoon. Amen. Amen. Siya po yung nagsasabi sa atin ngayon. Siya po, mga kapatid, itong Pablo na ito, nasabi ko nga sa inyo, isang nakakahanga sa kanya na kahit na mayroong bonds, kahit na mayroong afflictions, walang makakakilos sa kanya, hindi siya matitinag sapagkat para sa kanya, ang pinaka-importante ay ganapin niya kung ano ang nais ng Panginoon. Amen? Now, tingnan niyo po, mga kapatid, mahihirapan po ang kalaban kapag ikaw ay tumayo para sa Diyos. Pero mahihirapan ang Diyos na tumayo para sa iyo kung hindi ka naman tumatayo sa tama, tinatayuan mo. If you will not stand for God, if you will not stand for what is right, mga kapatid, wala kang po pwedeng panghawakan na tatayuan ka ng Panginoon. Hindi mo kasi po pwedeng mali ka, gusto mo tayuhan ka ng Panginoon. Hindi po pwedeng sablay ka, gusto mo tayuhan ka ng Panginoon. Kung gusto mo tayuhan ka ng Panginoon, tiyakin mo na ikaw ay nasa panig ng Panginoon, na ikaw ay tatayo sa kung ano ang nais at kalooban ng Panginoon. Diba? Balikan niyo po yung teksto natin. Romans chapter 8 and verse number 31. What shall we say then say to these things? If God be for us, who can be against us? Please put understanding on the verse. Ang sabi ni Pablo, kung ang Diyos ang kakampi natin. Right. E paano lalabas na kakampi mo ang Diyos kung lihi sa kalooban niya yung ginagawa mo? Right. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, ngayong gabi, isang bagay na gusto kong unang tiyakin po natin na tayo po ay nasa panig talaga ng Panginoon para po tayo makapanghawakan na tatayuan tayo ng Diyos, tiyakin mo na ikaw ay nasa panig ng Diyos. Na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Amen. Na ginagawa mo kung ano ang tama, na ginagawa mo kung ano ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Amen? Amen. Huh? If God be for us, who can be against us? Di ba sabi sa inyo, ito pong patanong eh. Di po pwede mong sagutin.
kung ang Diyos ang kakampi natin, sino kalaban natin? Eh, sino nga ba? Diba? Sino nga ba? Okay? Pero ang sabi ko po sa inyo, ang Romans 8:31, pagka magpwede mong sagutin yung tanong na ito, but the idea and the very essence ng verse, ang sinasabi po, pag ang Diyos ang kakampi mo, walang pwedeng makapanahig sa'yo. Kung ang Diyos ang kakampi mo, kung ang Diyos ang nasa palig mo, kung ang Diyos ang tinatayuan mo, kung ang Diyos ang sinusunod mo, kung ang Diyos ang iyong buong yakap-yakap sa buhay mo, walang kahit anumang puwersa na makapananahig sa'yo, walang kahit sinumang kalaban na makapananagumpay sa'yo. Mga kapatid, meron pong tiyak na tagumpay sa palig ng Panginoon. Amen? So, importante po ito. If God be for us, who can be against us? You know, ang Kristiyano po, ang kalooban ng Diyos, manindigan talaga. Hindi pwede po natangayin po tayo, mga kapatid. Hindi po pwedeng moody po tayo based on mood. Hindi pwedeng ganun. Hindi po pwedeng depende tayo sa magandang sitwasyon. Napakadaling mag-praise the Lord kapag pamurable ang lahat ng bagay. Napakadaling mag-worship kapag maganda ang mga nangyayari. Pero ang isang sukatan, yung pong kahit na ano ang sitwasyon mo sa buhay, nandiyan ka pa rin para pumalabas. Gaganapin mo pa rin ang kanyang kalooban. Mga kapatid, meron po akong nais bigyang diin sa mensaheng ito. It is standing firm for God. Okay? Kasi yun po ang isang nakita natin sa mga examples na binigay ko sa inyo eh. Tinayuan ng Diyos si Elijah, di tumayo ang Panginoon para sa kanya. Tinayuan ni Daniel ang Diyos, di tinayuan din siya ng Panginoon. Tinayuan po ng three ang Hebrews ang Diyos, tinayuan din sila ng Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ang kakampi mo, kapag ka ang Diyos ang kapatid mo, kapag ka ang Diyos ang pinalipagin mo, itiyakin ko sa iyo, hindi ka bibintawan ng Diyos. Amen? Remember one of my examples in the life of the Apostle Paul? Yes, he experienced Demas. Yes, he experienced Alexander the Coppersmith. Yeah, he experienced being forsaken by many or by all. Pero mga kapatid, makikita niyo po, kahit na may Demas na nang iwan sa kanya, kahit na may Alexander the Coppersmith na gumawa ng masama sa kanya, hindi ba isa-isa po natin yan? Ha? Sa 2 Timothy chapter 4, ha? Totoo ka na sa kanya yan. Ang sabi ko, kung maganda, bigyan natin ito din. Dahil ang pinag-uusapan natin, yung pong may abda sa human, ano po, ha? Human author po, siya po yung sumulat nito pong Book of Romans, at ito po ang sabi niya, mga kapatid. Maliwanag po yan. If God be for us, who can be against us? Sino makakapanay sa atin? Sino makakagabi sa atin? Sino pwedeng managumpay sa atin? Ha? Kaya nga, minsan, pagka nakikita natin na para tayong talunan, indikasyon po yan na wala ka sa panig ng Panginoon, na wala ka sa kalooban ng Panginoon. That's dahil ikaw ay nasa panig ng Diyos, ano man ang malakas sa iyo, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang pressure sa buhay mo, you can still stand. Why? Because you know na nandiyan ang Panginoon. Amen? Yun ang titiyakin mo lang. Yung kasama mong Panginoon. Tingnan mo si Pablo. Ang sabi niya sa 2 Timothy 4:10, for Demas hath forsaken me, having loved this present world. So nakaranas siya na sa gawain, may Demas na nang iwan sa kanya. Sa verse number 14, nakaranas siya na may Alexander the Coppersmith na gumawa ng matinding kasamaan sa kanya. Alexander the Coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Sa verse number 16, grabing karanasan po niya sa kanyang paglilingkod, sa kanyang paggawa, sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi po mga kapatid, sa verse 16, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it might not be laid to their charge. Meron po tayong magandang bigyanan din dito. Naranasan niyang iniwanan ni Demas, naranasan niyang ginawa ng masama ni Alexander the Coppersmith, naranasan po niya na hindi siya tinayuan ng maraming tao. Pero ano ang kanyang makikita nating pinagdidiinan dito? Verse number 17, notwithstanding, the Lord stood with me. Amen. Ganun pa man, sabi niya, pinayuan na po ng Panginoon. The Lord stood with me and strengthened me that by me the preaching might be fully known and that all the Gentiles might hear and I was delivered out of the mouth of the lion and the Lord shall deliver me from every evil. Amen? Amen. Mga kapatid, iyon ang isang bagay na dapat nating sinisecure na sa panig tayo ng Panginoon. Amen. Now, here is the message. It is standing firm for God. I believe we need the courage to face the foe. Amen. Diba?
and standing firm for God, sa matatag na pagtayo natin sa Panginoon, ang kailangan po natin ay ang tapang na harapin ang kalaban. Okay. Yung tapang na harapin ang kaaway. At bago po tayo humarap sa kaaway, at bago tayo humarap sa laban, kailangan kilalanin muna natin kung sino ang ating kalaban. Amen? Okay. At ang Biblia po, klarong-klaro. Itinuro po ng Bible kung sino talaga ang kalaban. Okay. So ang ating focus ngayon is the adversary. Di ba? In 1 Peter chapter 5 verse number 8, ang kalaban natin si Satanas. Ang sabi po, verse number 8 ng chapter 5 ng 1 Peter, be sober, be vigilant, because your adversary the devil. Okay? As a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Hindi po kakaunti ang mga napag-aralan na natin dito tungkol sa Diablo. Tama po? Marami na po tayong napag-aralan ng mensahe tungkol sa Diablo. At ang isa sa akin pong binibigyang pansin dito po sa atin pong aralin, pagka pinag-usapan ng Diablo at tinutukoy natin na ang Diablo ay kaaway, hindi ba na kapagka tayo po'y lalaban, ang importante po ay yung kasanayan at kaalaman natin sa kasanayan ng kalaban. Amen. Diba? Alam niyo po yung mga, like for example, boxing. Halimbawa po, wrestling. At ngayon po, yung medyo masikat, yung UFC. Di ba? Ha? Eh, alam niyo po, mapapansin niyo po na kapag ka po maglalaban, ang isa sa kanilang inaalam yung expertise nung kalaban. Di ba? Meron pong magaling sa judo, meron pong mahusay sa aikido. Nung worker kami, mahusay kami sa Hokkaido. Di ba? Oo, dahil yan lagi ulam namin eh. Alam niyo yung Hokkaido? Ha? Yung lalagyan mo ng miswa at saka ng patola, mga kapatid? Hokkaido, ang lakas namin dyan! Yun po yun! Hokkaido! Di ba sa labanan, inaalam eh. Ha? Sa UFC, yun ang na-observe natin. Pagka alam nilang ang kasanayan nitong ano, Pastor Orson, ikaw mahusay? Yes! Si Pastor, pansu mo naman to, pansu mo. Ha? Adios! Grabe talaga, ha? Pagkaalam nila na yung kalaban, kasi ano ba yung tawag doon sa pagka magaling sa dikitan? Wrestler. Ha? Okay, ito talaga si Jamie. Makasahan talaga to eh. Di ba yung Fujitsu? Di ba parang ano yan? Fujitsu. Di ba appliances siya? Okay, Jujitsu. Okay. Kasi sa mga babae, matinding laban nyo yung Jinjongsu eh, di ba? Yan ang matinding laban. Jinjongsu, okay. Jinjongsu, yan ang matinding laban ng buja. Well, ang sinting ibig sabihin, pagka ikaw ay fighter, di ba? At alam mo na, halimbawa ako, ang talagang kasanayan ko, parang boxing, di ba? So, striker ba tawag ito? Okay, yun ang galing ko. Pero yung kalaban ko, alam ko na pagkadikitan, tagilid ako sa kanya, yung pampagkan, kahit gano'ng kakalakas umuntok, basta pag nahawakan kanya, alam na niya kung paano kanya... Di ba? Ano ba tawag natin ito? Pin down. Take down. Diba? Sensya na kayo ha, kasi ako mga pinanunod ko talaga, yung mga Bible study, mga ano-ano eh. Ako, diba? Ang punto po natin, mahalaga na alam mo yung expertise ng kalaban. At tayo na pag-aralan na natin sa church yan. Ng expertise ng Diablo, creating question, diba? Causing quarrels, at saka corrupting... Quality. Diba? Creating questions, causing quarrels, at saka po, diba? Corrupting qualities. Eh sabi ni preacher, causing gaulo raw eh. Yung daw ang gawa ng... So, Chinese yun, Chinese, okay? So, ang pinapoint out natin, alam natin yung expertise niya. Diba? Pero ang mas maganda talaga, maintindihan natin ang tungkol sa kalaban. Mga kapatid, again, in standing firm for God, we need the courage to face the foe. It's been our adversary. At alam niyo po ba ang turo ng Bible tungkol sa kaaway natin? Na ang kaaway po natin, una sa lahat, is spiritual. Diba? Spiritual. Hindi po yung spiritual na, diba, yung positive. Ibig sabihin spirit. Diba? Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 and verse number 10,
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ang sabi po ng verse number 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, i-introduce sa atin ni Apostle Pablo sa mga taga-Epeso, i-introduce niya ang kaaway natin, hindi laman, hindi nugo. Right. Kaya kapag ka, ikaw ang kadiferensya mo, kapwa mo, kapatid mo, mali yun. Laman yan eh, dugo yan eh. Diba? Ang kalaban natin, espiritu. So yun po ang isang dapat maintindihan natin sa ating pong adversary. Spiritual po yan. Ikalawa po maganda maintindihan natin, malakas po yan. He is strong. Diba? The enemy is strong. Let us face the fact, mga kapatid, na kung ang labanan lang, ikaw at si Satanas, wala kang panalo. Ako at si Satanas, wala akong panalo. I cannot defeat Satan na ako lang. I always need God. Amen? For me to defeat Satan, I need God. Pero kapag ka ating pinag-aralan, kaya ho may mga mananampalataya na bumibitaw at naisahan, kasi sa katotohanan, mga kapatid, hinaharap natin si Satan na tayo. Amen. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, maliwanag, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness, against spiritual wickedness in high places. So alam niyo po, hindi lang po siya spiritual, hindi lang po siya strong. Gusto ko maintindihan niyo na siya po ay satil. Right. Diba? Ito pong kalaban natin, puso po ito. Right. Sinabi na yan eh. Doon pa lang po sa unang taong nilikha eh, di po ba? Sa Genesis chapter 3, now the serpent was more subtle than any beast of the field. Sinabi po ng Biblia na siya po ay tuso, mga kapatid. Kaya nga siya maraming naiisahan eh. Kaya nga marami po siya nasisila eh. Talagang napakatuso po ni Satanas, mga Kristiyano. Dapat maintindihan niyo po ito. Nag-uusap tayo ngayon. What we need is the courage to face the foe. But we need to identify our adversary. And our adversaries, alam na natin yung kanyang expertise. But it is also good for us to understand that our enemy, that our adversary, is spiritual, he is strong, and he is subtle. Kaya nga ang paalala po sa atin, di ba? Lest Satan should get an advantage of us. For we are not ignorant of his devices. Huwag daw po tayong pumayag na paglalangan po tayo ni Satanas. Minsan ang akala natin, nakabuti sa atin yun, pero totoo naisahan niya pala tayo. Minsan pag nagalit ka, di ba? Hindi mo na kinokontrol yung galit mo. Hindi mo alam, naisahan ka na ni Satanas. Hindi mo alam, natuso ka na niya. Tumantua ka, nakala mo na ipakita mo yung galit mo, nakapagsalita ka ng kung ano-anong masasamang salita. Pero ang hindi mo alam, naisahan ka na pala ni Satanas. Di ba? So kaya nga, be wise and be watchful. Di ba? Be sober, be vigilant. Kasi matindi itong kalaban na to. Kaya nga, ang paalala ni Pablo, neither give place to the devil. So we need the courage to face the foe. Ang sabi po ng Biblia, ang sabi ni Paul, if God be for us, who can be against us? So pwede tayong maging matapang. Pwede po tayong maging malakas ang loob. Bakit? Dahil sa kung sino kakampi natin. Amen? May kakampi tayo at ang kakampi natin ang Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kalabanin na kayo ng kahit sino. As long na nasa panig kayo ng Diyos, pwede niyong panghawakan na sa side ng Panginoon, winning side. Sa side ng Panginoon, tiyak ang tagumpay. Amen? Ang mahirap, yung kaayon mo nga ang lahat, pero ang kakontra mo naman, ang Diyos. Nakikinig kayo? Yun ang pinakakatakot na kalagayan. Yung kasundo mo nga ang lahat, pero nakalihis naman kayo sa Diyos. Mga kapatid, ang pinaka-safe and secure, yung alam mo, nakapanig mo ang Diyos. Amen? Let us stand firm for God. We need the courage to face the foe, our adversary. So, if the enemy is spiritual, siyempre mahirap na kalaban yan, spiritual wickedness in high places. That our enemies is strong, if we are aware that our enemies is strong,
Abay, mabigat din dahil ha, yung hindi madaling humarap sa malakas na kalaban. And our enemies until, mga kapatid, ano ngayon ang kailangan po natin? What we need is the right might. Ang kailangan po natin, yung tamang kalakasan. At alam nyo, kailangan natin lakas ng Diyos. Amen? Because, yes, the devil is powerful, the devil is strong, but our God is more powerful than the devil. God is stronger than the devil. So kaya nga, sinasabi ko sa inyo kanina, kung ikaw, hindi mo kakayanin. Kung ako, hindi ko kakayanin. Pero salamat, may Panginoon tayo. At tayo po yung po pwedeng magpakalakas sa Panginoon. Amen? Be strong in the Lord and in the power of His might. Ephesians chapter 6. Be strong in the Lord. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. Ang kailangan po natin sa kalaban, hindi talino natin. Ang kailangan po natin sa kalaban, hindi yung grade natin sa school. Ang kailangan natin sa kalaban, hindi yung dami ng pera natin sa pato. Ang kailangan natin sa pag-arap sa kalaban, yung tapat na ating pinangahawakan, hindi kung ano tayo, hindi kung ano meron tayo, kundi yung Diyos, yung kalakasan ng Diyos. Amen? Na magagawa natin ang lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon na nagpapalakas sa atin. Mga kapatid, tanging ang Diyos ang kalakasan po pwede natin panghawakan sa buhay natin sa pagharap sa kalaban. Amen? So number one, we need the courage to face the foe. Okay? Ang binigyan pansin natin, our adversary. At ang Kristiyano po, tinitiyak na dapat harapin natin siya na may tamang kalakasan. Okay, second, what we need is the conviction to fight false teachings. The conviction to fight false teachings. Alam niyo po, naglipa na ang mga maling katuruan ngayon. Kung kanina ang emphasis natin is about the adversary, now this time I want you to focus or I would like to emphasize the apostasy. The apostasy. Yan po ang naging concern ni Apostle Paul. At mga Kristiyano, makinig po kayo sa akin. Mga members, makinig kayo sa akin. Kasi minsan po, hindi natin namamalayan, naaapektuhan na po tayo ng mga huling araw na ito, ng mapanganib na huling araw na ito. O po, may mga manifestations po yan. I remember na isama ko po yan sa preaching ko eh. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng apostasy? Okay, what is the meaning of apostasy? It means deviating from the faith. Departing from the faith. Ang ibig sabihin po ng apostasy ay yung paghiwalay sa pananampalataya. So ang sabi po ni Apostle Paul kay Timothy, just try to imagine ha, dalawang sulat ang ibinigay niya kay Timothy. Yung una po, yung 1 Timothy. Pagkatapos ito, yung 2 Timothy. Mga kapatid, maganda naintindihan niyo po yan, ha? Ha? Dalawang beses sinulata ni Pablo si Timothy. Okay? Kasi baka mamaya po, yung iba, ang akala niyo po, merong Timothy the first at saka Timothy the second. Di ba? So, 1 Timothy and 2 Timothy. Pero pansinin niyo po, na sa sulat ni Apostol Pablo, sa dalawang pagkakataon, ang very consistent is about the warning of the Apostle Paul concerning apostasy. In 1 Peter chapter 4, please. Buksan niyo po Bible niyo. 1 Peter chapter 4. Now the Spirit is speaking expressly that in the latter times, anong sabi? Some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Okay? Mga kapatid, pag binigyan niyo po ng pansin, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Verse number 3, forbidding to marry and commanded to abstain from meats which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Verse number 4, for every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. So, pansinin niyo po, kahit yung dalawang ano lang po, dalawang talata lang. Hindi ba doon sa verse number 1, ang sabi, now the Spirit is speaking expressly that in the latter times. Right. Okay? In the latter times. Sa mga huling panahon, sa mga huling araw, ang sabi po, eto ha, katakutan niyo po ito, some shall depart from the faith. Okay? Verse number
1 ng 2 Timothy chapter 3. Second. So ito po yung pangalawang sulat na niyan. Pero meron pa rin po siyang bahagi ng pagbibigay babala doon pa rin sa huling panahon. Ang sabi po, verse number 1, 2 Timothy chapter 3, this know also, sabay-sabay, ready, begin. This know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, heady, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God, okay, having a form of godliness, but denying the power thereof from such. Turn away. Okay? Ang ating pong dinidiinan sa conviction natin ay yung panganib po ng mga huling araw patungkol sa auspice. Diba, napakarami na po mga churches ang bumigay ngayon eh. Napakarami mga churches na po ang bumitaw ngayon eh. Na parang nadadala na po yata tayo ng modernong panahon ngayon eh. Ang tingin po natin, kapag ka po ang church ay nananatili lang doon sa old fashioned way, sa old fashioned way, parang ang tingin natin, walang mararating. Kaya po, ano na ngayon ini-introduce natin sa church? Eh, hindi natin namamalayan, ito na ngayon panganib na sinasabi po ni Apostol Pablo. Diba? At alam niyo po mga kapatid na ang sabi po ng salita ng Diyos, kaya ang Kristiyano dapat manindigan sapagkat darating ang panahon na ang mga tao makikinig na kay Satanas. That people will listen to Satan. Yun po ang sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit is speaking expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Nangyayari na po ba yan? Rich! Mga kapatid, hindi lang po yan. Pag tinignan niyo po sabi sa 1 Timothy, sa 2 Timothy chapter 3, ang isa pong manifestation ng apostasy, hindi lamang po yung people listening to Satan, but also people loving their own selves. Diba? Na yung mga tao po, ang pag-ibig sa sarili niya. Diba? Ang sabi po, for men shall be lovers of their own selves. Mga sakim! Mga sarili po, yun lang ang gusto nating ipunto, na ang isa sa kapahayagan ng apostasy, hindi lang yung pakikinig ng mga tao sa aral ng Diablo, kundi yung masyadong pagiging mga sarili ng tao. For men shall be lovers of their own selves, covetous, proud, boasters. Di po ba? Yan po yung mga kapahayagan. Ano ba po mga kapatid? People living in sin. Sean. Diba? Na sa mga huling araw, ang mga tao po ay mabubuhay sa kasalanan. Right. At ito po ang isang bagay na nakakatakot. Right. Na yung kahit na po mga Kristiyano, parang okay na lang sa kanila ang kasalanan. Sean. Na para pong wala ng pagabag. So kailangan po natin ng conviction mga kapatid na ang ating pong dapat bigyang pansin ay hindi lamang yung pong harapin ng kaaway, kundi labanan po natin ang mga maling katuruan na ating pong harapin at labanan ang apostasy. People listen to Satan. Will listen to Satan. Diba? Na ang mga tao po ay makikinig po sa Diablo, sa aral ng Diablo, na ang mga tao po ay magiging maibigin sa sarili, na ang mga tao po ay mabubuhay sa kasalanan, at ang mga tao po ay tatalikod na sa salita ng Diyos. Diba? Kanina, living in sin. Ito naman, living the scripture. Diba? But they shall turn away their ears from hearing the truth, and shall turn away unto and will listen unto fables. Ibig sabihin, darating daw po yung time na hindi nyo na makikita yung delight ng tao na makinig ng salita ng Diyos. Kaya ho, yun ang nakakatakot na mga bagay na mangyari sa mga huling panahon na ito. Kaya dapat
Salamatan nyo sa church na ito, mga kapatid, ang ating pong sentro, pangangaral, ang pangangaral, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? That is our delight. Amen. Hindi natin sinasabing walang kwenta ang ibang bahagi ng ating pong service. Pero hindi dapat patabunan ng preaching. That's hindi right. Dapat patabunan ng salita ng Diyos. Yeah. Ang dapat po ang church na ito nakasentro pa rin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yeah. Ang excitement mo, makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Wala eh. Nasa panahon tayo ngayon, ang hinahanap na ng tao, puro mga, di ba? Church na, hinahanap mo pa rin yung mga kung ano yung ginagawa sa mundo. Church na, hinahanap mo pa rin yung ikasasayan ng laman mo. Mga kapatid, pag nasa church ka, ang dapat isa sa inaabangan mo, yung salita ng Diyos. Amen. At yan dapat po, pagkakilalan po sa atin. Sapagkat ito ang kailangan natin panindigan kasi nasa panahon na tayo na ang mga tao po makikinig sa aral ni Satanas, na ang mga tao po mga kapatid ay magiging maibigin sa sarili, na ang mga tao po ay mabubuhay sa kasalanan, at ang mga tao po ay tatalikod na sa kasalanan, at ang mga Kristiyano ibababa na kanilang standard. People lowering their standards. Diba? Di ba masarap pa rin po mga kapatid na dahil gawain ng Diyos ito, maramdaman pa rin nila hindi po ordinaryo to mga kapatid. Amen. Kahit ano na lang. Punta ako sa church eh. Ano yung susunod ko? Kahit ano na lang. Pagbibigay ako eh. Pagbibigay ko. Kahit ano na lang. Ang mahalaga magpagbigay. Ang mahalaga na punta sa church. Ang mahalaga na kadalo. Ang mahalaga. Diba? Eh anong oras na? Ay, malit kung malit. Mahalaga na kadalo. Bigyan natin ng standard. Amen. Diba? Iparamdam pa rin natin na sa church na ito, ang taas pa rin ang tingin natin sa gawain ng Diyos. Na sa church na ito, talagang hindi po mababaw ang ating magtanaw. Hindi mababaw ang ating magtingin. Hayaan po ninyo na makita nila na pantawanan man tayo sa labas. Pero ang importante sa atin, manindigan tayo sa tamang standard ng gawain ng Panginoon. Amen? Right! Yun nga ang dahilan kung bakit sabi sa inyo, kahit na-appreciate natin yung PowerPoint, sinasanay pa rin po tayo, magdala tayo ng Bible. Amen! Diba? Ang kapatid, ngayong sandaling ito, yun ang problema. Kung ang kailangan po natin sa adversary, right might, ay kailangan naman po natin sa apostasy, right manuscript. Diba? Ang kailangan po natin, right. Ang panglaban natin sa mapanganib na panahon ng pagtalikod ng mga tao sa pananampalataya ay ang pananatili sa manuskrito, ang pananatili sa mensahe, ang pananatili sa salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Diba? Pag inangatan nyo po mga kapatid, ang sabi po ng verse number 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Verse 13. Okay? But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Ha? Yan pong epekto ng apostasy, mga kapatid. Eh, ano raw ang dapat gawin ng Kristiyano? Verse number 14. Anong sabi niya kay Timothy? But continue thou in the things which thou hast learned, amen, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Amen. Verse number 15, from a child thou hast known thee, which are able to make thee wise unto salvation. Amen? Through faith in Christ Jesus. Verse 16 and 17, sabay-sabay, ready, begin. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen? Amen! Dito po sa ating conviction, nalabanan po ang maling katuruan, ano pong gagamitin natin? Right manuscript. Di ba? Continue thou in the things that was learned. Right. And that from a child that was known, the Holy Scripture. Diba? All the Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for improvement, for correction, for instruction in righteousness. Kompleto yan eh. Yan ang tulong ng salita ng Diyos sa atin. Amen? Kaya nga mga kapatid, I am encouraging every one of you na
na mag-stay tayo sa Bible. Magbasa tayo ng Bible. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Tayuan natin ang salita ng Diyos. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Kagalakan natin ang salita ng Panginoon. Yan po ang ating tindigan. Salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, in standing firm for God, we need the courage to face the foe. Amen. In standing firm for God, we need the conviction to fight false teachings. And in standing firm for God, we need the commitment to faithfully follow. Amen. Alam niyo po, Amen. Kung gusto niyo talagang manindigan sa Panginoon, kailangan po natin ng commitment. Ano ho? We need to be committed. We need the commitment to faithfully follow our God. Amen. Amen. At dito, magandang sentro naman natin, our allegiance. Kanina, yung adversary. Diba? Ito po, yung apostasy. Dito naman po, ang kailangan natin, our allegiance. Meaning, loyalty. Commitment. Diba? So, hindi ka po pwedeng tumayong matatag para sa Panginoon na hindi ka magiging matapang na harapin ang kalaban. Right. Hindi ka po pwedeng manindigan o tumayong matatag na hindi ka maninindigan na kalabanin ang mga maling katuruhan. Right. At mahirap din po tumayong may katatagan kung hindi ka magiging committed na matapat na sumunod sa Panginoon. Ha? Mga kapatid, kailangan po natin ng commitment. We need commitment to faithfully follow our God. Wala tayong ibang susundin, kundi ang Diyos lamang. Siya po ang dapat sundin natin sa ating buhay. Amen? And this is about our allegiance, mga kapatid. Oo. Mahalaga yan eh. Kasi yun yung sinasabi ni Apostol Pablo eh. Yung kahalagahan na ang Kristiyano ay sumunod sa Diyos. Hindi sa panahong gusto mo na. Kundi ang dapat po, pag pinag-usapan ng pagsunod sa Diyos, maging matapat tayo sa pagsunod. At dapat po, committed tayo. Kaya ano ang mangyari, we will faithfully follow our God. Amen? Amen. Ang tanong ho, madali ba ang sumunod sa Diyos? God! Paano tayo maniniwalang tumatayo tayo may katatagan sa Diyos? Kung pinabaliwala mo gawain. That's right. Diba? That's right. Paano po natin paniniwalaan na may commitment ka at matapat kang sumusunod sa Diyos kung alam mo sa sarili mong hindi mo naman binibigay kung ano yung para sa Kanya? Right. Diba? Paano tayo maniniwala na ikaw ay talagang tumatayong may katatagan sa Panginoon kung hindi ka na nagbabasa ng Bible, kung hindi ka na nagpe-pray, kung hindi ka na ginagawa ang buhay paglilingkod, kung hindi ka na matapat sa iyong pagbibigay at sa iba pang mga bagay na dapat ginagawa ng isang pananampalataya? No, ito po si Apostol Pablo. Sabi ko nga, pinagsama-sama na rito eh. Yung kanyang courage, yung kanyang conviction, yung kanyang commitment. So yan ang kailangan po natin. Kailangan natin ng courage, kailangan natin ng conviction, kailangan natin ng commitment. In standing firm for God, kailangan po nitong tatlong ito, mga kapatid. Kaya kung babalikan niyo yung example ko sa inyo kanina, bakit nagawa po ni Elijah na talagang tumayong matatag sapagkat nandoon yung kanyang katapangan, na kahit marami sila, nandoon yung kanyang conviction, na yung tama ang tatayuan niya, at nandoon yung kanyang commitment, na hindi siya yuyukol kahit kanino, hindi siya yuyukol kay Baal, sapagkat ang Diyos niya ay walang iba, kundi ang Diyos na tunay, at ang Diyos buhay. Yan din po ang tiyang Hebrews, mga kapatid. Kaya buong tapang po sila na kahit na may kaparusahan pa, kahit na may pressure pa, hindi sila lilihis, hindi sila liliko, hindi sila luluhod kung saan-saan, sapagkat ang tapang nila ay ang panindigan ng kanilang Panginoon. Kung ano ang tapang, yun ang kagawin nila. At ano man ang mangyari, mga kapatid, hindi sila po pwedeng lumihis at magpalit ng Diyos na kanilang kinikita. Amen? Amen. Kamusta tayo? Sean! And you know what I realize? Sa buhay pagsunod sa Diyos, dito ko po lulutuan yung mensahe. Alam niyo po mga kapatid, huwag naman yung pagkamalian ito. Pero sa totoo lang, napakahalaga na matutunan ng Kristiyano na ibigin ang totoo ang Diyos. Amen. 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 Diba? Alam natin yan eh. That the first and the greatest commandment is to love God. Right. Diba? And who can question, diba? Apostle Paul, about his love sa kanyang Diyos. Right. Sa naaral niyo po ba
Pwede po ba natin sabihin na si Pablo mahal niya ang Panginoon? Amen! Ngayon, pag inaaral ko po yung life of Paul, yung pagka talagang inusisa mo sa Bible, yung buhay ni Pablo, grabe yung manifestation niya ng pagpamahal sa Diyos eh. Di ba? Ito po yung mga ilang example. Di ba para sa kanya, walang tinatakbo isip niya kundi Diyos ang parangalan. Di ba? Yun ang lagi. Sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 20, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that in all boldness as always, so that Christ be magnified in my body, whether it be my life or my death. Grabe. Para sa kanya, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay, pakinabang. Oh, ang tanong ko po, mahal ba natin ang Diyos? Ganon din ba tayo? Nasusundan niyo po ako? Amen. Kasi it is very easy. Nasabihin natin mahal natin ang Diyos eh. Meron po akong gustong i-drive sa inyo dito po sa punto na to, mga kapatid. Diba? No one can question na si Paul, mahal niya talaga ang Panginoon. Grabe! Para sa kanya, hindi na niya nintindihan sa sarili niya na waring sa kanya'y mahalaga eh. Tama po? Anong tawag dyan? Pagmamahal. Ang lalim at ang tindi ng pagmamahal ni Pablo sa Panginoon. At doon pa lang po tayo ha, pagmamahal natin sa Panginoon. Ikaw kapatid, sana naman maging totoo ka sa sarili mo. Talaga ba mahal mo siya? At kung ang sukatan ba ng talagang pagmamahal ay yung klase ng ginagawa mo sa Diyos, lalabas ba? Mataas na antas ba yung pagmamahal na yan? Ayaw ko mahal ko ang Diyos, kaya maminsan eh, talagang kahit na anong hirap ang danasin ko, talagang tuloy-tuloy lang ako eh. Mahal ko ang Panginoon, impact, kung tutusin, natetempt na ako eh, na yung ibibigay ko para sa Kanya, kailangan namin sana, gusto ko nang gamitin eh. Pero dahil mahal ko ang Panginoon, alam mo, mahal ko ang Panginoon, kaya kahit anong init ang araw, mahal ko ang Panginoon, kaya kahit umuulan, mahal ko ang Panginoon, kaya kahit bumaba, mahal ko ang Panginoon, kahit gibit kami, basta para sa gawain niya, ulaw-utang niya, todo ko niya, mahal ko ang Panginoon. Ang hindi permisa sabihin ako sa inyo. Alam niyo po ba na sa commitment sa ating pagsunod ng matapat sa Diyos, alam niyo po ba na kahit napakaganda na dahil mahal mo ang Diyos, kaya mo siya sinusunod, pero maniniwala ba kayo na kung ang ating paglilingkod sa Diyos ay nakadepende sa pag-ibig natin sa Kanya, titiyakin ko sa inyong darating at darating kayo sa panahon na magmamaliw ang pag-ibig niya, na mababawasan ang pag-ibig na yan, na matatakot ang pag-ibig na yan. Kasi, ako alam ko, mahal ni Pedro ang Panginoon eh. Pero nagawa ni Pedro ikaila ng 3 beses ang Panginoon. At ang pinakamatindi rito, yung isang laging binibigyan ko ng diin sa inyo eh. Ito yung eksakto, yung church ng Ephesus. Remember the message about the Ephesus church? Yung commendation ng Panginoon sa church? Diba? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, Revelation chapter 2, verse number 1, I know thy works, and thy labor, and thy patience, diba? And how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast not fainted. But then, just try to imagine that commendation. Kaya sabi ko po, ang nakikinig ng salita ng Diyos, medyo tinitignan nyo rin yung sarili nyo. Amen. Ako ba, kung pag-uusapan ba yung pagmamahal ko sa Diyos, pwede ko bang sabihin na gano'n ang pagmamahal ko sa Kanya? Yung talagang hindi ako basta nalulubay-bay? Yung talagang, palaaral ako ng salita ng Diyos? Yung talagang bang diligent ako sa, remember the message? They work diligently, they walk uprightly, they watch vigilantly. Remember that message from the book of Ephesus? May message about revival, revival or removal? Yan po yun eh. They work diligently, they walk uprightly, they watch vigilantly. Yun ang commendation. Pero ano lumabas sa condemnation? Verse 4. Anong sabi ng verse number 4? Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Kapatid, makinig kang mabuti. Baka ito na kalagayan mo. Walang question. Oo, nung umpisa, mahal na mahal mo siya. Kaya nga nung umpisa, lagi kang excited eh. Nung umpisa, lagi kang enthusiastic sa kawain eh. Kaya nga nung umpisa, lagi kang bigay. Nung umpisa, talagang napakain mo. John. Pero nung umpisa yun. Yeah, John. Eh ngayon. Good boy.
Parang ang gusto ko ipuntur ito eh. Ano silbi ng tamis ng kahapon kung matabang na ngayon? That's right. Anong silbi ng simpag mo dati kung tamad ka na ngayon? That's right. Anong silbi na galanti ka dati pero kurikot ka na ngayon? Sinawain ng Panginoon. Naisintay niyo po ibig sabihin? Matamis ang kahapon kung ito po habang tumatagal, nag-improve. Right. Pero sa naging kaso po nila, at dito po ipinakikita sa inyo yung example, na kung pag-ibig natin lang ang magiging batayan, maniwala kayo, marupok ang tao, pipigay ang tao, pipitaw ang tao. At ito gusto kong itulong sa inyo ngayon. Ang sabi po niya, nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first love. Kaya nga ang confrontation niya, linaw eh. Remember therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works. Balikan mo yung dati mong ginagawa. Right. And do the first works. Or else, I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Remember that? It is my point. Kung ang service ko sa Diyos ay depende sa pagmamahal ko. Kasi yun naman ang talagang dapat eh. Na dapat talaga mahalin natin ang Diyos eh. Right. Pero alam niyo po ba ang na-realize ko habang tumatagal? Mas matibay pa din kung maglilingkod ka sa Diyos na ang motivasyon mo eh higit doon sa pagmamahal mo sa Kanya. Right. Ang mas malalim at ang mas matibay na magiging paglilingkod natin sa Diyos kung ang motibasyon natin ay yung pong pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen! 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 Wow. Amen. Yes. Amen! Mahal kong Panginoon! Kaya, tinatamad na ako ngayon eh. Diba, naging ganito lang eh. Pagod na ako. Linggo atin, hapon atin. Miyerkules atin. Yung mga madan lang, kayong hindi naman, hindi huwag kayong mag-emote ng gano'n. God! Diba? Baka mamaya, eh. Mami din. Hindi kaya na lang lagi. Kailangan na dito. Ba't kailangan pa natin gawin yun sa mga pastor? Ba't kailangan pa gumasto tayo ng gano'ng kalaki? Actually, ang mas malalim na tingin doon, hindi naman po yung sa kanila natin ginawa yun. Sa Diyos natin ginawa yun. Amen! Diba ba? Mga kapatid, uulitin ko, kung magiging totoo kayo, kung nakadepende ang lahat sa kung ano ang puso natin, kung ano ang pagmamahal natin, may hangganan tayo. Pero yun ang matindi kay Pablo. Ang matindi po kay Pablo, mas na-reach niya yung mas malalim. Ha? Ngayon, ang pinag-uusapan natin sa allegiance natin is the right motivation. Diba? So, the right motivation. Ano po ang tamang motivasyon? Mga kapatid, ang sabi ni Pablo, who shall separate us from the love of Christ? Right. Sabi po sa 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth us. Members, kalimutan nyo na lahat ng i-preach ko. Pero ito ang huwag nyong kakalimutan. Amen. Na ang isa sa magandang madagdag na angat ng ating pag-angat ng ating spiritual life ay yung magpasimula na tayo na ang lahat ng gagawin natin Amen. Kaya natin ginagawa dahil hindi lang sa pag-ibig natin Amen. Kundi dahil naiisip natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Paano po yun? Paano po yun? Amen. Yung bang ang init-init? Ang dahil mainit, tinatamad ka na. Wow. Pero bigla mong maaalala yung si Kristo nga dahil sa pag-ibig niya sa atin eh. Hindi nga lang siya nainitan eh. Kundi sugat na sa, sugatan ang kanyang katawan, bumbog ang kanyang katawan, pero talagang yung tayo mabibilad lang sa araw. So, mag-iisip ko lagi yung pag-ibig ni Kristo, tama? Right. Oh, halimbawa, may mga bigayan. Oh, naku, bakit kailangan magbigay mo? Ay, si Kristo nga eh. Ang Diyos nga, yung kanyang tayo sa isang anak, ibinigay sa atin. Naintindihan niyo po yung sabihin? Right. Ha? Yun ang nakita ko na kung bakit itong si Apostol Pablo, grabe po talaga. Bakit ang tibay ng kanyang tayo, bakit ang tibay ng kanyang panindigan? Kasi natutunan niya na maging committed, na matapatan, na susundin niya ang Panginoon. And what I realize is this, in our text, kasi ang kanyang motivasyon, tama. Right. Hindi lang siya natapos doon sa pag-ibig niya sa Panginoon.
Hindi lang sa level na yun, mas malalim ang level ng kanyang paglilingkod, mas malalim ang level ng kanyang pagbibigay, mas malalim ang level ng kanyang pagtitiis, mas malalim ang level ng kanyang sakripisyo, mas malalim ang level ng kanyang sermisyo. Bakit? Sapagkat ang level ng kanyang sakripisyo is pinaaalala ko ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Yun ang puwersa na pumipilin sa akin. Amen. Kaya ako naniniwala, si Apostol Pablo, maraming pagkakataon, napilitan din ito eh. Oo, napilitan. Yung mga ayaw niyang gawin, ayaw niya. Eh, pero anong pumipilin sa kanya? Pag-iisip niya yung pag-ibig ng Diyos. Anong sabi niya? For the love of Christ constrained us. Yun ang magandang pilit, mga kapatid. Diba? Yung bang ayaw mo sana, pero may maiisip mo yung pag-ibig ng Diyos, napipilitan ka. Eh, di ba dapat hindi napipilitan? Alam kong naiintindihan nyo yung ibig kong sabihin. Yung bang sa level natin bilang tao, yung magpapakatotoo lang tayo, ayaw na sana natin. Pero may maiisip natin, nagsakripisyo ang Panginoon sa atin, minahal tayo ng Panginoon, wala tayong hindi magagawa para sa atin. Amen. Balikan nyo yung teksto. Romans Chapter 8. Advantage natin ito eh. Sabi ng 31, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Right. Sabi ng verse number 32, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Right. Diba? Tingnan nyo po yan. Right. Yung assurance din na kung saan, mga kapatid, eh talagang ibibigay ng Diyos kung ano talaga yung kailangan natin. Amen? Ha? Pagdating po ng verse number 33, mga kapatid, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Verse number 34, tuloy-tuloy lang. Okay? Who is he that condemneth? It is Christ that died, the rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Ha? Tingnan niyo po yung mga advantages na yan. Yes. In verse number 35, sabay-sabay nga, ready begin. Who shall separate us from the love of Christ? Mga kapatid, nanotice yung sinasabi ko? Yes. Hindi pinangahas ni Pablo yung pag-ibig niya. Sino makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ko sa Diyos? Wow. Diba? Itanong mo sa sarili mo yan. Sino makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ko sa Diyos? Eh, yung iba nga, trabaho lang, nahiwalay na. Dahil sa trabaho, hindi makadalo eh. Diba? Yung iba po, na-opera lang ng kung ano-ano eh. Kaya pagka yun po ang naging tuntungan, naku, walang kasiguruhan mga kapatid. Kaya gusto ko lang po, mga kapatid, maging particular tayo, ang sabi ni Paul, who shall separate us? Amen? Amen. Ano tuntungan? Yung pag-ibig niya sa Diyos o yung pag-ibig ni Kristo? Sino ang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ano ngayon ang mga sinabi niya? Shall? Sige po. Or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword. Subukan nyo mga isipin, yung mga nararanasan nyo. Yung bang nararanasan nyo, inakawala dyan sa line-up na yan na sinabi ni Pablo? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or famine, di ba? Or persecution, or famine, or nakedness, or sword, mga peril, or sword. And sabi pa nga dyan sa 36, ganito eh. Para daw po siya, ano eh, tupa na dinadala sa katayan. Diba? Pero kahit na, para kay Pablo, sabi niya, walang po pwede. Nay, in all these things, we are more than conquerors. Amen. We are more than conquerors. We are more than conquerors. Ano ka lang doon? Amen. Yun ang magiging tuntungan natin sa tagumpay. Right. Yung kada may mga pagkakataon ka. Ba't kailangan mo matinong maga? Ba't kailangan mo matinong gabi? Ba't kailangan mo? Yung pagkanaisip mo yung pag-ibig ng Panginoon. That's right! Yeah. Ano po yun eh? Amen. Ba't kailangan mo mag-sakripisyo ng ibig? Ba't kailangan? Lalo na yung nakasabay-sabay pa. May missionary na, may pastor pa, may regalo pa, may bat pa, mga pwede. Bakit di ba natin iban muna yung ban? Yung mga... Yon! Magmisan ganun eh. Ang kaya, di ka naman kailangang... Basta, kung ano lang ang nagagawa sa'yo ng pag-ibig ni Kristo, amen?
Amen. Kung ano lang yung ipinupush ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Nakita ko dyan. Kaya tignan niyo po ha, ang dulo ni Pablo. Verse number 7, 37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Verse 38. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Mga kapatid, ayaw ba kayo? Amen. Na hindi po pwede po na ikumpara kahit saan ang tibay ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Right. Ang tibay ng pag-ibig natin. Kamusta? Good one. Mahirap ang hawakan. Right. Right. Diba? Meron kang tao, mahal ka ngayon, bukas hindi na eh. Yan. May mga tao, kung suyuin kami po, gano'n na lang. Pero paglipas ng panahon, hindi na eh. Yun ang nature ng tao eh. Pero mga kapatid, para sa akin, the strongest motivation, the right motivation sa ating commitment na matapat ang sumunod tayo sa Diyos is the love. Amen! Diba? May mga time, pagod ka na. May mga time na parang, alam niyo po yun, nangihina ka na rin eh. Kung gusto mo lumakas ka, lagi mo itatak sa isip. Amen! Ang matinding pag-ibig. Amen! Alam niyo, pag-ibig na Diyos ang pinag-usapan, sabi nga po niyo dyan, behold what manner of love the Father bestowed upon us that we should be called the sons of God. So, pagka iniisip mo, bakit ba ako ligtas ngayon? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ba na bago ang buhay ko? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ba ako pinagpapahala? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ba nasasagot ang panalangin ko? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ba ako nakakasurvive? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ba ako talaga nakaka... Di ba? Ano mang bagay. Amen. Amen. Dahil sa inibig tayo ng Diyos. Amen. Siguro po, ngayong gabi, maganda po, bigyan pansin natin ito. May dahilan ba para tayo bumigay? May dahilan ba para tayo maging mabuhay? May dahilan ba para tayo tumalikod? May dahilan ba para tayo huminto? May dahilan ba para iwanan natin ang Diyos? Mga kapatid, naniniwala ako na ngayong gabi ito, amen, dapat magkaisang puso tayo, amen, sa linaw ng salita ng Diyos. Kailangan nating tumayong matatag sa ating Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, pag tinayuan mo ang Diyos, kahit anong kinakaharap mo, tiintiyakin ko sa iyo na sigurado ang tagumpay, amen, sa panig ng Panginoon. Amen. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Amen. It is standing firm for God. What we need is the courage to face the foe. What we need is the conviction to fight false teachings. And what we need is the commitment to faithfully follow the Lord. May adversary, what we need is the right mind. May apostasy, what we need is the right manuscript. At meron pong allegiance, meron pong dapat na maging commitment tayo sa Panginoon. Yung maglingkod tayo, ano man ang mangyari, ang tama po doon, yung right motivation, yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po tayo.